Hindi naman tinanggap ni Ginang Josefina Taliado ang pagsusori ng Mr. Niang si Camarines Norte Governor Edgardo Taliado. Wala umanong narinig silang pag-amin ng kasalanan ni Governor. Nagpapatrol si Ces Orenia Drilon. Sa ABS-CBN lumantad si Ginang Josefina Taliado matapos mapaulat na nawawala. Sinabi niyang kusa siyang lumayo sa takot sa asawang si Camarines Norte Governor Edgardo Taliado. Humingi rin po ako ng pamanhin o tawad sa pamilya po ni Kate Jesus, sa aking anak. Humingi po ako ng tawad sa kanya. At nang mag-sorry si Governor, hindi ito katanggap-tanggap sa kampo ni Ginang Taliado. Ayon sa kanyang abogado, wala silang narinig sa gobernador na pag-amin sa kanyang kasalanan at inuna pa ang mga constituents at pamilya ng kanyang girlfriend sa paghingi ng sorry. Feeling niya, kasi siya yung unang nakarinig sa flag ceremony. She felt that it was an apology for the constituents, no? Not for her. And then, parang mas nag-apologize pa raw siya sa family ng mistress or sa mistress. And not really because he hurt her, no? So, and then still may deniability kasi hindi naman siya nag-a-admit. Sabi niya gawa-gawa daw ng mga political enemies niya, no? Sabi ni Atty. Kapunan, palipat-lipat ng tirahan si Mrs. Taliado dahil nangangamba pa rin siya sa kanyang kaligtasan. Hiling niya, respetuhin ng asawa ang Barangay Protection Order. Right now, she wants to be by herself. We have made it so that I don't even know where she is. Mm-hmm. All right. She is traceable through her security guards. But where she is changing day after day, no? Natatakot si Mrs. kasi he has the position and he has the resources. She does not even have a joint bank account with him. Binabati natin, no, ang kapwa-babae natin na karoon siya ng lakas ng loob ng tapang na matakasan ito at hindi lang matakasan, mag-come out publicly, no, para maibahagi na nangyayari ito at dapat tapusin na, hindi acceptable ang ganitong behavior. Sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority, halos 20% ng mga kababaihan ang nakaranas ng karahasan. Sa Davao, mas mataas ang bilang ng mga babaeng biktima nito. Noong Agosto ay na-upload sa internet ang pambubugbog ni Davao City Police Chief Vicente Danao sa kanyang misis. Sila yung lawmakers, sila yung dapat nag-implement ng law, sila yung lawbreakers. Lumilitaw sa mga pag-aaral na higit 10% ng mga kababaihan ay naniniwala na may mga dahilan kung bakit sila pwedeng bugbugin ng kanilang asawa. Kaya naman, hindi lang mga kalalakihan kundi maging mga kababaihan din ang nangangailangan ng karagdagang kaalaman tungkol sa karahasan. Ces Orenia Drilon, ABS-CBN News.